Love, love, love! Ayan, ramdam na ramdaman, nararamdaman pa rin natin that love is in the air. Tingnan niyo naman, red na red pa rin ang lola niyo, di ba? So welcome po tayo sa ating programang 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors. Pero ang bisita natin ngayon ay hindi pa senior. Pero sa larangan ng pagmamahal, senior na talaga dahil meron na silang mga junior. Okay, so sasamahan po tayo ngayong hapon na ito, walang iba kung hindi si Suzette de Vega Andaya. Let's welcome her, and Suzette, welcome din natin ang ating mga followers sa pag-inom natin. Siyempre, no, naingit naman ako sa iyo, ang laki ng kape mo. Ako talaga, ang liit-liit, ano, kasi talaga little servings lang kunyari. Kunyari lang. Pero kumakalagok naman ako, wagas. Hello, Suzette. Hello, hello at welcome sa ating programa ngayong hapon. At syempre, ang mga tao ay talaga namang hindi matapos-tapos. Natitiyak ko na ang buong Pebrero ay Love Month. Kaya buong buwan, ang Valentine's Day ay hindi lang nung last week. Ito ay tuloy-tuloy pa at walang katapusan dahil syempre ang programa natin pag-uusapan ngayon sa seryeng ito, May Forever, My Forever. So yung unang Monday, sinagot yan ng isang pare, si Father JD, at nitong nakaraan lamang na Valentine's Day, ang sumagot ay couple, si Tito Nick at si Tita Fe Milliares. So ngayon naman, ikaw naman ang aming kakausapin, isang working mom. So, siyempre may sarili kang ano eh, may sarili kang pinagkakaabalahan at magandang makita rin yung punto de vista ng isang career woman sa larangan ng pagmamahal. So, ready ka na bang pag-usapan ang love, love, love? I'm ready, Doktora. And I'm doing this for my love for Nathan. And I'm so honored na maging part ng series ninyo na My Forever, talagang My Forever. Ayan, so umpisang-umpisa pa lang, positive na talaga si Suzette. So yung mas mahaba yung nickname mo, no, kaysa dun sa real name mo. Opo. Sa mga posters natin, Susan talaga yung nilagay namin. Susan de Vega Andaya. Pero people call you as Suzette. So Suzette, sa yung mga sa pag-exchange natin ng mga email, ang galing-galing mo magsulat kasi background mo pala ay literature. Masasabi mo bang yan ang first love mo? Doktora, actually nakakatawa, no. Pero hindi yan talaga ang gusto ko. I was undecided at that time, pero iyan pala ang magbibigay daan para ma-meet ko si Nathan at magkaroon ako ng forever. Ayan, so si Nathan po ang kanina niya pa binabanggit na kanyang love, love, love. So from literature, pareho niyo palang love yung literature kahit na hindi yun yung pinaka-umpisa na gusto mong pasukin. Ano ba talaga ang dream mo? Kasi doktora, nung high school ako, medyo bata ka pa, hindi ka pa, undecided ka pa, di ba? Pero nung nasa college na ako, yung AB literature, parang minahal ko na. And then, kasi si Nathan is from MedTech actually. Nag-shift siya from MedTech to Bachelor of Arts. And so, classmates ka kayo? Yes, naging magka-classy kami third year, fourth year. And kaya masayang-masaya ako dahil sa pinili ko na course, ay doon ko na-meet si Nathan. Grabe, biglang ninervusin itong mga titos and titas, lolos and lolas, kasi pag pinag-aral pala nila, doon pala mamimit yung kanilang mga forever. So yes. Amazing ha, from MedTech, to naman si Nathan, nagbago ang isip. Baka naman isang Suzette ang dahilan kung ba't nagbago ang isip niyang pag-shift from MedTech to literature. Yun nga ang kalokohan namin noong araw. Sabi ko sa kanya, siguro nakita mo ako naglalakad sa building ng commerce. Kaya from science building, lumipat ka. Yan ang lokohan namin. Pero actually, siguro ma'am, yun talaga ang, yun ang way talaga para kami magkakilala.
So, and nung nandiyan na kayo, nung college days niyo, kasi pag literature, di ba, talagang hindi lang yung brains mo eh, yung imomold, pati yung emotions talagang lalabas at lalabas dyan. So, okay. Dun ba sa mga pagkakataon na yun, talagang lalong nagka-developan kayo? Dahil tuwing meron kayong babasahin ng mga sonnet, eh talagang patungkol agad sa kanya. So, pag may thesis ka, tungkol agad kay Nathan. O ito naman si Nathan, basta meron siyang bubuuin na article, patungkol naman kay Suzette. So, was the love life niyo nung college na yon? Actually, at that time, naging barkada kami. And meron kaming so-called barkada, ang tawag namin ay goons. It is composed of 11 girls and Nathan was the only guy. Oh. Yes, most of us, most ng barkada namin, nasa abroad na. But we are very much intact. And masasabi ko rin yon na in friendship, kahit na bata pa kayo, tumanda pa kayo, pero once na nandun ang friendship, may forever. Masasabi ko rin doon na hindi lang sa love ng bilang mag-asawa, but also yung pagkakaibigan. Na kahit na hindi na kami magkakasama sa ngayon, nandun pa rin kami. And then, yeah, yung... malaki ang participation ng college life namin kasi doon nagsimula lahat yung aming love story. We became barkada and then he courted me and we became steady for 5 years up until we decided to get married. So mahaba pala yung engagement process ninyo. So, barkada-barkada talaga. So, na-imagine ko, Suzette, no, na ang saya-saya ng grupo ninyo, yung goons na tinatawag niya. Yes, yes, yes. Kasi, isa-isa siyang lalaki. So, na-imagine ko, either lahat kayo, binubuli niyo siya, o siya naman, talagang nakikisama sa inyong lahat na parang lahat kayo, girlfriend niya. Kasi okay. Kailangan niyang alagaan at proteksyonan kayong lahat. I agree with you. Kasi alam mo, doktora, ibang ang... barkada namin, sinasabi lang, sana ako na lang ang girlfriend ni Nathan. May mga ganon, pero lagi nila sinasabi, kayo talaga ang match. Kami daw talaga ni Nathan. So, and, yung process nyo as friends talaga, grupo talaga yung nagmahal kay Nathan. Yes. Talaga, sobra talaga, doktora. And then, nung alam mo, nung, syempre, wala namang, habang naging mag-girlfriend, boyfriend kami, no, masabi ko nila, nag-graduate kami, gumraduate na kami ni Nathan. Medyo nahirapan kami ng, in terms of communication. Kasi syempre, nung nasa UST kami, palagi kami magkasama. So, nung gumraduate kami, taga Quezon City siya, ako naman taga Valenzuela, mahirap ang communication, doktora. Unang-una, wala kaming telepono noon. So, ang ginawa ko, sinusulatan ko siya. Once a week, papadala ako ng letter, mini-mail ko para makarating. Pero kung halimbawa, meron mga urgent messages, naku, telegrama na. Halimbawa, sasabihin sa akin ni Nathan, I'm sorry, I cannot go to your place. Yung mga ganun namin dinedicate na kahit malayo man, hindi yun magiging hadlang para hindi magawa, yung para hindi maipakita yung pagmamahal mo sa isa't isa. So, Suzette, talagang kahit sa love story ninyong dalawa, nagamit niyo yung literature kasi yes. Talaga nag-exchange kayo ng mga letters talaga at inabot mo pa pala yung telegrama. So, wala kang instance na nagkaroon ng miscommunication dahil ang babagal nung araw ng mail at ng telegrama. Yeah. Yeah. And masabi ko din, doktora, may mga times nag-promise kami sa isa't isa dahil nga magkahiwalay kami. Sabi namin, ganito na lang. Para araw-araw may communication tayo. Pagdating ng 9 p.m., we will say, I love you to each other. So, parang ang feeling ko, doktora, parang naging orasyon. Now, we have to stop kung ano man yung gagawin namin. Pero we'll make sure pagdating ng 9 p.m, sasabihin namin na, I love you, Nathan. And siguro,
ang masasabi ko yung trust na handoon, na kahit di namin nakikita isa't isa, nagtitiwala ako na by 9 p.m., sinasabi niya yun sa akin. At ginawa ko yun religiously, doktora, na sabi ko, basta pag 9 p.m., sasabihin ko, I love you. Wow! Napaka-sweet nyo naman dalawa ni Tita, na no? Naisip nyo talaga yun na 9 p.m. meron kayong usapan. Ngayon, nangyayari na yun kasi taong simbahan din kayo. So, meron tayong tinatawag na covenant prayer, di ba? Kunyari sa community, basta pag ganung time, di ba? Kahit ano ginagawa mo, drop everything and you pray for each other. Pero this is amazing, kakaiba. Kasi boyfriend and girlfriend pa lang kayo nun. Naisip nyo na agad na meron na kayong certain na bond na hindi talaga pwedeng ma-break. At yun yung bond nyo ng I love you. But I believe meron ka rin another na paraphrase nyo yung salitang I love you eh. Ano pa yung other forms nyo kung paano nyo sinasabi ang I love you sa isa't isa? Okay. When we got married, napalitan na yung I love you. Ang words of endearment na namin ngayon ay more than life. Wow. Hindi na I love you, but more than life. Kasi ako masasabi ko na ibibigay ko yung buhay ko para kay Nathan. And alam ko, ganun din siya sa akin. So Suzette, pwede bang malaman namin ng anniversary ninyo ni Nathan? Our wedding anniversary, December 16, 1992. Wow. So ilan naman ang naging bunga ng pagmamahalan ninyo ni Nathan? 1993, sorry. It was the day before his birthday. A day before his birthday. So mauuna yung wedding anniversary bago yung birthday ni Nathan. So sinadya niyo ba yan? Hindi naman, doktora. Kasi we're supposed to get married sana December, I think December 8 at that time. Kaya lang hectic ang mga simbahan noon because immaculate. So, ano kami ng December 16. Ayun. So, ilan naman ang naging anak ninyo ni Nathan? We were, after 5 years, nabiyayaan din kami ng dalawang anak. My eldest is a graduate of fine arts at UST, Agnes Isabel, and she's now working. And my youngest is currently taking up dentistry sa CEU, Arian Elena naman. Yeah, so 2 girls pala ang naging bunga ninyo ni Nathan, ha? Yeah. So i-share natin yung pictures nila dyan sa screen maya-maya lang. Pero yung dalawang girls, ano ba sila? Daddy's girl ba yan? Kasi babae pareho eh. Sigurado ni-spoil din yan ni Nathan. Actually, doktora, they idolized their father so much. Lagi nga nila sinasabi sa akin, sana mama makakita rin kami ng kagaya ni papa. And kasi nakita nila kung paano ako minahal at kung paano rin naging mabuting ama si Nathan sa kanila. Si Nathan is a kind of father na stricto pero mapagmahal. Kaya ang mga bata, lagi nilang sinasabi sa akin, pag nagpo-post ako sa Facebook, kasi mag-post ako ng mga, ano, and even si Nathan, sinasabi nila, sana mama all my forever. Sabi ko, mayroon naman. So, takot yung mga boys, no? Na umaali-aligid sa iyong mga girls dahil stricto pala si Nathan. Stricto siya, pero kung tao ka namang dumarating sa bahay, well, we will welcome you in a very loving manner. So, sabay din kayo, meron din kayong isang commonality. Pareho kayo nagsaserve sa simbahan. Can you talk about that? Kasi doktora, nung ako'y dalaga pa lang, choir member na ako sa Valenzuela. But then when I got married, nahinto yun kasi kailangan namin lumipat ng Quezon City. But then, my father passed away, so kinailangan ko namang samahan yung nanay ko. So, kami naman na lumipat kayo sa Valenzuela.
ang nangyari, pinagpatuloy ko yung pagiging choir. And this time, sinama ko na si Nathan. Nakakatuwa, doktora, kasi because of his so much dedication sa pagsiserve niya, una, naging president siya ng choir namin. And then, masyado pa niyang ginalingan. At naging representative pa siya ng bikarya ng Valenzuela sa DCLM, sa Diocese ng Malolos. Because he became also the head or the coordinator of the music ministry of the San Diego de Alcala Parish for 4 years. And sa loob ng 4 na taon na yon, kahit maiksi, meron siyang mga ilang projects like yung Harana kay Maria, na iba't ibang choir ay kumanta. So, yun ang mga ilang sa mga naging proyekto niya. So, ibig sabihin, ikaw pala unang naka-influence kay Nathan. Kasi ikaw talaga yung dalaga ka pa talaga, choir member ka na. Pero ang kataka-taka, niyaya mo lang si Nathan, pero si Nathan, kinarir niya talaga yung kanyang ministry. Kinarir niya. At ito pa ang pinakamatindi, doktora. Palagi siya napapagkamalang pare. Minsan pare, minsan monsignor, na minsan natatawa na lang kami pag kinikwento niya yon. Pero sabi nga ng brother-in-law ko siguro, kasi kaya napapagkamala si Nathan pare, kasi medyo malaki siya, stocky yung figure niya. But at the same time, because of his closeness to Mama Mary, lumalabas yung kanyang aura na pagiging yung ganong klaseng pagkilala sa kanya na napagkakamalan ng pare. So, very Marian kayo kasi I understand, kinasal kayo sa Our Lady of Mount Carmel. Apo. Tama ba? So, mukhang malaking role ang piniplay ni Mama Mary sa inyong marriage at sa pagiging magulang sa inyong mga anak. Yeah, so, very happy, very fruitful yung pagsasama ninyo. And wala bang time na nagkaroon kayo ng mga challenges as a couple? Very minimal, doktora. Siguro yung mga challenges na ano namin, mga natural, kagaya ng baha, nabaha kami, nasunugan. Pero naitawid namin. Dahil pareho kaming positive na lagi namin sinasabi, nakakaya natin to. So, nabanggit mo nasunugan yung baha. Siyempre, kasi kung Valenzuela, may area binabaha. Quezon City, the same din naman, may binabaha. Pero yung sunog, parang hindi yan masyadong nararanasan ng lahat. So, nabanggit mo yon. So, meron ka talagang first-hand experience na nasunugan ba kayo? Opo. Actually, hindi naman yung bahay namin mismo, but it's the old house of my sister who went to the US, na ang nangyari, doktora, yung bahay na yun, parang doon namin pinapatira yung mga helpers. Okay? So, at that time, yung helper naman namin, lumabas din. Kaya lang, doktora, dikit na dikit halo siya sa bahay namin. Kaya yung fear mo na pwede kang maapektuhan, at that time, doktora, wala kaming mag-asawa. Kasi nagkataon, bumibili kami ng bulaklak para sa anak ko na isasagala namin that night. Kaya, imaginein mo, from Dangwa, naka-receive kami ng call na Suzette, nasusunog yung bahay mo. Parang 10 minutes lang ata yung kinuha namin yung portion na yun na makabalik agad. And we're so thankful pa rin dahil kumbaga yung part lang naman yun ang nasunog, hindi naman ang buong ano. So wala naman, walang casualty, ika nga. Wala naman. So property lang ang na-damage. So it must be in the month of May kasi sabi mo mag-offer ng flowers ang mga anak mo. Yeah. So again, no, month of the Blessed Mother na naman.
nang ito ay nangyari. So nakakagulat lang yung challenges na kinakaharap ninyo, hindi lang as a couple but as a family as well. So pero sabi mo nga laging natural causes at syempre laging dasal natin na wala nang mangyari pa, no, na masama sa inyong pamilya. Kaya lang syempre hindi maiiwasan, di ba? So wala bang mga naging fears sa inyong mag-asawa? Wala ba kayong kinatakutan na pagdating ng panahon, sana ganito? Kasi kanina, yung mga nakaraang interviews namin sa mga mag-asawa, laging ganyan eh, no? Yung may mga pinag-uusapan kayo, o pag nawala ako, ikaw bahala sa mga bata. O kaya, yung mga tipong ganon. Meron bang ganon na pinagkukwentuhan kayo o laging masayahin lang kasi si Nathan eh? Tama ka, doktora. Iyon ang isang fear. Yung pag nawala yung partner mo. Pero sa akin, lahat naman talaga darating yon. And sabi ko nga, sa isang relationship, wala din naman perfect, di ba? Pero ikaw ang gagawa mismo para maging perfect ito. Kumbaga sa pagkain, sa putahe, maraming rekado. At sa pagmamahal, ang mga rekado dapat, meron kang love, respect, understanding, dapat meron kayong give and take, and pinaka ultimate sa lahat is yung pagsunod mo sa Panginoon. Because we believe that God is the author of our lives. Parang lahat ito ay wala kung hindi ka susunod sa Kanya. And ang siguro, doktora, ang marami rin kaming ups and downs, pero may mga highlights din. And one of the highlights, ma-share ko lang, highlights ng marriage namin, is yung last 2018, we were given the chance na makapag-pilgrimage sa Rome. And nabigyan din kami ng opportunity na kumanta sa mga ilang basilika bilang choir. Even mismo dun sa tomb ni St. Francis. Wow. Yung favorite, ano namin, saint namin. And then, naka-attend din kami sa mass ni Pope Francis with the opening of the synod, the mga bishops. And sa sobrang katuwaan namin kay Pope Francis because we love him so much, nagbigay kami ng kapis na parol. Kasi that was September, so magde-December, sabi namin, bigyan natin ng kapis na parol si Pope Francis para naman it will represent all the Filipino people. Maaalala niya tayong lahat. So in return, si Pope Francis naman, last December, he wrote back and gave us naman ng dalawang rosary. Wow! We're so blessed. And then, meron pa kami isang linggo to spend, no? After the pilgrimage, Doctora Games, so sabi namin, i-ano na natin ito. Nagpunta naman kami sa France. Na-enjoy namin ng Eiffel, ang Versailles, ang La Louvre, and of course, the cathedral, the Notre Dame. And kasi, doktora, talagang inano ko yung 2018, yung taon na yun, yun ang isa sa pinakamasayang taon na naramdaman ko. Kasi first time namin mag-travel ni Nathan, kaming dalawa lang. Kasi mostly with the family. But this time, parang itinugma talaga ng Panginoon na bibigyan ko kayo ng oras na ma-enjoy nyo na kayong dalawa muna. So parang lovers in Paris kayo, ha? Yes, yes. Suzette, nakapag 25 years na ba kayo? Kasi parang yung renewal of wedding date. Yes. Nung nag-pilgrimage kami September. So, nung una kasi, doktora, ang gusto ko talaga muna, makapag 25th wedding anniversary kami. Pero nakakatuwa dahil nga nagkapag-pilgrimage na, so sabi namin, ituloy na natin yung ating wedding anniversary.
And we were able to celebrate our 25th wedding anniversary. Konting bisita lang. Pero alam mo, Doktora, masayang masaya ako kasi bumalik lahat sa akin yung memories for the past 25 years na pinagsamahan namin. And kung ako lang ang masusunod, every 5 years, magre-renew sana ako. Kaya lang, hindi na talaga umabot. Hanggang 25 lang. Parang visa eh, no? Renewal ng... Pero sabi nga natin, siguro Suset, maganda ng pag-usapan natin yung termino na forever. So, kumusta ba sa'yo ang salitang forever? Forever is something na mararamdaman mo yun sa puso. Forever, maraming bagay na masasabi mo na talagang may forever. Pero sa aming dalawa ni Nathan, a good husband is an understatement. Kasi I felt forever sa kanya at naramdaman ko yun. Nang I confidently say na may forever talaga sa na-experience ko with Nathan. So, kumusta ang kwento kung paano nagbago yung forever ninyo ni Nathan? Siguro ang palagay ko, nagbago ang forever namin ni Nathan dahil wala na siya ngayon physically. But it doesn't mean that forever will fade because I believe that someday nakikita pa rin kami. At itutuloy namin kung ano man yung forever na meron kami dito, itutuloy namin doon. So, Suset, for the benefit of our followers, alam nyo mga very sincere tong followers natin. So, I'm pretty sure na naaalala nila yung naging bisita ko si Father Carlo Magno Marcelo last December. And he introduced to us, dito niya sa programang ito, una pinarinig yung song ni Nathan. No, yung Christmas is here. At kung matatandaan ng mga naging guests na mga followers natin, ang tinutukoy po nating Nathan ay ang Nathan ni Suset. Yung Christmas is here. Kasi sinabi nga ni Father Carlo na yung Pasko ay dinedicate niya para dun sa mga taong katulad ni Suset na hindi nakasama physically yung kanilang mga mahal sa buhay pero nagdiriwang na ng Pasko dahil kasama na ng Panginoon ang kanilang mga mahal sa buhay. So Suset, mukhang very consistent yung challenges na hinarap niyo mag-asawa. Sabi mo from baha to sunog and natural causes again yung naging dahilan ng pag-alis ni Nathan. Can we share it with our audience kung kailan umalis si Nathan? Okay, we were living in a compound. May mga kasama kami dito, pamilya. And 13 members got hit by Delta COVID last October. Kami ng mga anak ko ang nag-positive sa family. So, sad kasi kailangan magkahiwalay namin for the meantime. Actually, Nathan even composed a text, quote-unquote, our COVID journey, and sent to our friends as if sinasabi niya doon how sad he was, especially at night, knowing wala kaming kasama. And he even asked them to check on us also. Now, I realized that text is somehow parang his way kung paano niya kami ibinibilin sa mga tao na alam niyang maaasahan niya now that he's gone. Nathan was very hands-on taking care of us at that time. And we never expected na sila pa ng sister-in-law ko na doktor ang mawawala din. Alam mo,
doktora, during that that moment, naramdaman ko yung way ng kalbaryo. Parang nakiisa ako sa nilakaran ni Jesus. Naramdaman ko yung sakit, yung lungkot ni Mama Mary. Mabigat sa dibdib, sumasabog, nakakapanlumo. Pero alam mo, Dr. Gaines, habang dumadaan ako sa Kalbaryo, nakita ko din si Santa Veronica, nakita ko din si Simon na tumulong sa ating Panginoon. And kung maihahalin tulad ko yun sa naging buhay namin, nitong journey na ito, maraming kapamilya, maraming kaibigan na nagdasal at tumulong para kami makarecover. And I'm so very grateful. I will be forever grateful, especially isa na doon si Father Carlo Magno, na pagkamat hindi man kami masyadong magkakilala, ibinigay niya yung kanta para kay Nathan. Nasa palagay ko, forever kong maaalala si Nathan habang nabubuhay ako through that song. And sa ngayon, nabawasan man kami sa pamilya, pero mas nadagdagan yung pagmamahal namin at lalong lumalim yung pananampalataya. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga tao. Kasi nung time na yon, Dr. Gaines, somehow, lumakad man ako sa Kalbaryo, pero nabalutan ako ng pagmamahal ng mga tao. Siguro nga, masasabi ko, kalahati ng mundo ay nakiisa sa amin sa pagdadalamhati sa pagkawala ni Nathan. Sa set ng umalis si Nathan, was the Rosary Month, October? He passed away November 14. But the Rosary journey started October. Yes, yes. So prior to that COVID journey, syempre lahat naman talaga tayo nakapaloob doon sa pandemya na yon. But you continued serving kasi September, sabi nyo, na-install kayo sa National Shrine of the Our Lady of Lourdes. Yeah. Actually, Doktora, we are very much active first sa pagiging kamarero. Kamarero yung mga nag-aalaga ng puon during Holy Week. And we formed this group, Cofradía del Misterio Pascual de Nuestro Señor, na kung minsan may mga projects kami na nagpapabasa ng pasyon, na lahat ng puon magkakasama. And this pandemic, naisip namin ni Nathan ng grupo, ang isa sa pwedeng maitulong natin, since devotee rin siya ng Mama Mary, is ay ang pagdarasal ng Santo Rosario. So, nagdadasal kami sa Facebook ng live rosary 3 times a week. Kami ni Nathan ang nag-lead. And since Nathan is masyado siyang perfectionist, gusto niya may background music, mayroong mga slides ng mga pictures, nang sa ganun, mas makahikayat pa kami at mas maging ng mga nagdarasal ng rosaryo, mga minsan nga, doktora, nakakalungkot. May mga magpapadasal sa amin, no? Una, sakit lang. And then, 2 days, 3 days after, namatay na. So malilipat naman namin sila sa pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa. So maliban pa doon, doktora,
since naging passion ni Nita na pagiging kamarero, naglagay kami na isang prayer room sa Valenzuela na para siyang maliit na chapel. So nandun lahat yung mga poan namin. And mabalik ako sa pag-i-install sa amin bilang choir naman because 2017, we have to stay in Quezon City. So around 2019, naghanap kami ng choir na pwede namin ulit salihan. Mm-hmm. And since malapit kami sa Lourdes, it was the Il Coro Choir ang nakita namin na pwede namin ma-join. So 2020, mga isang taon lang kami nakapag-serve, and then pandemic na naman, nagsarado na naman ng mga simbahan. So, and then, di ba, nagkaroon na may time, excuse me, lumuwag ulit ang sitwasyon. So, in-install kami last September 9 ng music ministry ng Our Lady of Lourdes. So, kaya ako naitanong kasi parang paghahanda yun, no, for Nathan na kahit na aalis na siya kasi haharapin niya na magsisimula na yung COVID journey niya at yung forever journey niya, at least nandun pa rin kayo, no, sa last breath niya talaga, sa last leg of his life, nandun at kinumit niya pa rin ang sarili niya sa Our Lady of Lourdes. Kaya parang isang mahabang timeline ng paglilingkod at pagbibigay ng sarili ang ginawa ng iyong asawa at ikaw din, Suzette, no? Na mukhang ang forever mo, another image of forever. So from I love you, na nagsimula ng inyong courtship and engagement, and then when you got married, it's more than life. And I think ngayon, another episode, a new chapter in your life is being brought to you by God. So I wonder kung ano yung kasunod ng more than life. So I think it's more than eternity. No? Kasi with Nathan now at kasama na niya ang Diyos, no? At wala nang iba. Pero before my final question to you, Suzette, I would just like to acknowledge the goodness of God. Kasi from His Word, from Romans chapter 8 verses 38 and 39, ang sabi, "For I am convinced that neither death nor life, nor angels nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord." So, totoong may forever, Suzette. And for my final question, kung meron kang isang kanta na gustong ipahatid, kasi wala nang snail mail ngayon, at hindi mo na kailangan ngayon ng stamp para iparating kay Nathan, andito kaming lahat na nakikinig sa'yo, and we are willing to listen kung ano ang awit ng iyong puso para kay Nathan. Ang aawitin ko ay ang theme song namin na "Di na muling mag-iisa". Alam mo, doktora, nung time na dinadala na siya sa ICU, pinlay ko yon sa aking cellphone. Na kahit alam ko hindi na siya makakasalita, pero pinarinig ko pa rin sa kanya. So, kakantahin ko lang yung portion na yon, ipaparinig ko sa inyo. Pasensya na kung hindi ko man maanahan, pero I'll try my best. Here it goes. Habang buhay sa puso ko'y tanging ikaw sinta, bawat saklit at sandali, sa tuwing ay kay kanta, sa hirap at kinhawa man, laging magsasama. Ngayon at kailanman, di na muli mag-iisa. That's it po. Gusto kong sabihin, Suzette, napakalungkot na mawalay kay Nathan. Kami man ay naging kaibigan na rin ni Nathan dahil sa magagandang words mo describing him, at nararamdaman namin na nakangiti ngayon si Nathan kasi titiyakin niya
na hinding-hindi ka na muling mag-iisa dahil kasama mo siya at kasama mo ang Panginoon na siyang mangangalaga sa iyo. So may forever, yes, may forever. Kaya lang nagbabago ang mukha ng forever tulad ng love story ni Nathan at ni Suzette. So our prayers will always be with you, Suzette, together with your two young ladies. At alam natin na may forever dahil may Panginoon na patuloy na magmamahal at susubaybay sa ating lahat. So maaaring maubos ang lakas, maubos ang hininga, pero hindi mawawala kailanman ang pag-ibig na wagas ng Diyos na lumikha sa ating lahat. So hanggang dito na lang at sana all may kasunod pa tayo another segment sa susunod na Monday, May Forever, My Forever. Thank you so much to Seth. God loves you. Let us praise the Lord and give Him thanks. Bye! Thank you, Dr. Tora. Maraming salamat.